Basahin po muna natin itong ating teksto ngayong umagang ito. Kinuha natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sabi ni Pablo, no? For the time will come, people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them and a great number of teachers to say what their itching ears wants to hear. Let us pray. Father God in heaven, we acknowledge your presence today. We glorify your name, truly that you are our great God. Truly that you are so powerful. Truly that the truth is you. Ikaw lamang po ang katotohanan. Ama namin Diyos, dinadakila ka namin. Itago mo po ako sa inyong likuran ngayong umagang ito upang ihayag ang iyong salita. May you touch each and everyone's heart and ears. In the name of Jesus we pray. Amen. So before the time will come, basahin natin yung amplified version, mga kapatid. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine and accurate instruction. The accurate instruction is the Bible. Amen ba? That challenges them with God's truth. Alright, so the accurate instruction and the accurate or the reality is this, that challenges them with God's truth. Amen? But wanting to have their ears tickled, gusto nila yung nakakakilig. Gusto nila yung comforting words. With something pleasing. Yan, di ba? Sabi ni Amplified. They will accumulate for themselves many, marami po, mga kapatid, mga kaibigan, maraming teachers, sabi, one after another chosen to satisfy their own desires and to support the errors they hold. Mga kapatid, marami po. Hindi lang po basta teachers, even the listener will want to accumulate their own desires and error. Gusto nila i-justify yung pagkakamali nila, no? By choosing the preacher. Amen? So ang title po natin ngayong umagang ito is Beware of Compromising Teachers. Amen? Pag-aralan muna natin kung ano ba yung compromising teachers. But later, gusto kong mag-focus tayo doon din sa listener. Hindi lang basta sa teacher. Huwag nating isisi lahat doon sa nagtuturo. Tingnan din natin yung ating sarili mamaya. Okay? So unahin muna natin yung teacher. Ano ba yung mga signs of compromising teachers? Signs of compromising teachers, marami po yan mga kapatid, but I will just state 4. No? So yung una na compromising teacher, sign of a compromising teacher or preacher is a sugar-coating words. Sugar-coated words. Yung mga salita nila parang sobrang ganda. Yung kasalanan gagawin nilang mukhang okay lang. Yung pagkakamali mo, i-justify by comforting lies. So beware of this kind of teachers, mga kapatid. No? Yung last week na pinag-aralan natin, which is preached by Pastor Paulo, is beware of the Pharisees, the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Beware of the compromising teachers. Una, yung sugar-coated words yung lagi sinasabi. Sabi, hurt me by the truth, but don't comfort me with lies. So, anong mas gusto nyo? Yung sinasabi sa'yo na ang ganda mo? Well, wala namang ginawa ang Diyos na pangit. Yung sinasabi sa'yo, ang sexy mo? Well, the beauty is in the eye of the beholder. Ang hirap kasi, no, mamaya sabihin nila, masyadong judgmental si pastor. Pero anong gusto mo sabihin? Yung ang bango mo, pero hindi. Yung ang payat mo na, pero hindi pa talaga. Alam mo, minsan,
yung sarili ko kino-comfort ko. Grabe, ang payat mo na. Pero nag-i-stomach in lang ako. Tapos tinitignan ko, parang may four packs. Mahirap yun eh. Kaya lalo akong tumataba kasi feeling ko, ang payat ko. No? Marami pong teachers na ganyan, na sasabihin, okay lang po yan. Maganda po yung ating ginagawa. Pero pag walang utos ng Panginoon, hindi po tama. Amen? Comforting with lies. Twisted translation of the Bible. No? I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, pag sinabing I can do all things through Christ who strengthens me, yan po ay sinasabi sa Biblia. Kaya nating lumipad. Kaya nating gawin ang lahat. Kaya nating madami. When someone is talking about the impossible without introducing the God of impossible, hindi po tama yun. Naintindihan niyo po? Again, when someone is teaching the impossible without introducing the God of impossible, sobrang contradict po yun. Dahil wala kayong mapagkukuhanan ng strength or knowledge about the possibilities of the impossibilities. So ang mangyayari, the false or the compromising teachers will just stick to the fiction or myth or myth foundation. Ano yun? Ano na lang? Doon na lang tayo sa God will provide. God will provide. Bigla ka magkakaroon ng pera without introducing them, no? That you need to do something before God provides to you. You need to have faith. No? Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya, kailangan mo ng pagkilos bago mag-provide ang Panginoon sa iyo. But the thing is, alam mo, God is so faithful, kaya nga maraming naliligaw, kasi kahit hindi marunong manampalataya ang tao, God is faithful to provide. Nakita niyo kung gaano kabuti ang Panginoon? Pero, beware of these compromising teachers. Many pastors, no, ang nag-a-apply sa mga churches, I've seen some. May mga pastor na nag-apply sa mga churches. Meron akong kilalang church na may nag-apply sa kanila na pastor, pero meron palang sariling interes. So ngayon, nawala na yung pastor na yun, tapos sinisiraan yung church kasi gusto niya makuha yung miyembro. And take note, mga kapatid, itong pastor na ito, napakagandang magsalita. Wala pong na-offend sa kanya. Kasi lahat ng iba to niyang salita, hindi tumatagos. Lahat ng iba to niyang salita, puro sugar-coated words. Kaya ang daming may gusto sa kanya, may mga naniniwala sa kanya, at may mga nagkagusto sa kanya, not yung flirting sense. Yung maraming sumunod din sa kanya because of his unoffending words. Compromising words. Marami kayong mapapakinggang preaching na sinasabi, okay lang na huwag kayong mag-tithes and offering. Okay lang na huwag kayong mag-ikapo. Kung ano lang yung bukal sa loob ninyo. Yun na yun. It's very clearly said in the Bible na you need to bring your tithes to the storehouse of the Lord. So why are you changing and twisting the word of the Lord? If really you are a servant of the Lord, hindi mo pwedeng ituro o hindi ka pwedeng maging servant ng Panginoon if you are preaching a different principle. Na meron kang sariling paniwala, meron kang sariling paniniwala. No? Okay lang. Kahit wag na si Jesus Christ.
Kasi marami namang daan. Pwede kayong dumaan kay St. Pellegrin, pwede kayong dumaan kay St. Paul, kay St. Peter. Well, alam niyo po, ang St. Peter, napakaluwag na daan. Pero, kailangan niyo muna mag-iwan ng pambayad sa inyong mga may iwan sa buhay bago kayo makapasok ng St. Peter. Mga kapatid, ang nag-iisang daan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Don't believe those compromising teachers. No, na okay lang, huwag kayong magsimba, mga kapatid. Kasi Jesus Christ is in our heart. So hindi na natin kailangan umattend ng church, tama? Kasi kahit nasa bahay tayo, God is with us. But the thing is, mga kapatid, without compromising it, kailangan po talaga nating magsimba. Kailangan natin mag-attend ng simbahan. Bakit? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mga kapatid, huwag mong sabihin na kaya mong mag-isa. Alam mo, meron akong kilalang ganito. Christianity is a lifestyle. Christianity is in our heart. Kaya okay lang kahit nasa bahay lang ako. No, nanonood ako ng preaching ni Pastor Bong. Manonood lang ako ng preaching sa mga churches. Okay lang, nakahiga lang ako. At least relax pa ako. Wala pa akong gastos sa gas. Di ba? Meron akong kilalang ganyan. Di ba? At kilala din ng mga nandito, ng mga kaibigan ko. Tapos, sasabihin niya, I'm a Christian. Kaya hindi siya marunong makitungo sa mga kapwa niya Kristiyano kasi hindi naman niya alam kung paano maging Kristiyano. Ang alam niya lang, okay, Jesus Christ is our way. Wala naman masama doon eh. Pero how can you grow? Paano mo practice yung love one another? Paano mo practice yung love your enemy? Love your neighbor as you love yourself. How can you practice that without attending the church? And you need these brethren to strengthen you. We need each other so that we can strengthen one another. That's the reality without compromising it. But if you compromise the word will be twisted. So today, the question, yung mga, alam nyo, sa forensic, sabi nga ni Pastor Nicky, lagi niya sinasabi, ang mga forensic, ang pinag-aaralan nila ay yung mga original. Yung mga fake, hindi na nila tinitingnan yan. Kasi maramdaman, masilat lang nilang ganyan, ay wala to, peke to. Peke to. Pero pag original, alam nila. So naniniwala ako that all of you knows what is the difference between compromising teachers and the truth teachers. Amen? Ito po ang totoo, mga kapatid. The real teachers is an offending teacher. Mamaya malalaman nyo kung bakit. But the question is, how do you listen today? Sabi kasi kanina, dun sa binasa nating verse, is, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. They will not listen pag ayaw nila. Instead, to suit their own desires. They will gather around them and a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. No? So ngayon, ang tanong, how do you listen? Iba po yung listening and hearing. Listening actually is a strength. Do you believe that listening is a strength? Alam niyo yung mga modern urban, suburban na proverb or kawikaan or words, ang sinasabi, in the first year of marriage, the man speaks and the wife submit. The wife or the woman listen. Ayan yung first year ng marriage. Ayan, ito yung mga modern suburban words, no? In the second year of marriage, the woman speaks and the man listens. Alam natin yan, mga may asawa dyan. No? Another suburban proverb, husbands are the best. No? Naniniwala ba kayo na mga lalaki ay pinaka-the best? Husbands are the best. Amen? Amen. Yung mga men's dyan, maaari ba sumigaw ng amen? Ayaw sumigaw ng ibang men's, para may mga men's. Bakit sinabing the best yung husband? Kasi, alam nyo, itong husband na to, ha, they are the best people
not to tell the secrets. Alam niyo kung bakit? They will never tell anyone. Hindi nila sasabihin lahat ng sikretong sinasabi sa kanila ng asawa nila. Bakit? Kasi they don't listen. Hindi talaga nila naiintindihan yung sinabi ng asawa. Kaya wala silang masasabing sikreto. Kaya lahat ng, okay, mag-alala mga asawa, magsabi lang kayo na magsabi sa inyo mga asawang lalaki, talagang hindi nila ilalabas ang pinakamalalim na sikreto. Maniwala kayo. Kaya nga, yan po yung pinag-awayan namin ng asawa ko. Kasi meron siyang mga sinasabi, tapos i-recall niya sa akin, ano yun? Kailan? Yan ang sinasabi ko sa'yo, hindi ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ko. Kaya ngayon, marunong na ako makinig. Kaya minsan yung sikreto nakakalabas. Naintindihan natin? So listening is a strength, mga kapatid. Ang pakikinig ay isa ring kalakasan. Ang pakikinig ay isa ring skill na kailangan natin i-develop. For without listening, you cannot obey. For without listening, you cannot have or you cannot attain knowledge and apply it with wisdom. Amen? Tignan natin. Basahin natin yung 2 Timothy verse 4, chapter 4, verse 1. No? Ang unang sinabi niya ay solemnly sa ibang version. No? But sa ESV version, sabi, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. And by His appearing and His kingdom, preach the word. Ito yung bilin ni Paul, kay Timothy. No? Be ready in season and out of season. Ano ibig yung sabihin? Kahit nasa ang dako man kayo, kahit anong oras, maging handa kayo to preach the word. Amen. Why? To reprove, rebuke, and exhort, no? With complete patience and teaching. For the time, ito yung text natin, for the time is coming. Talagang darating po yung oras na yan. When people will not endure sound teaching or doctrine, but having itching ears, they will accumulate for themselves. So verse 4 sabi, and will turn away from listening to the truth and wander off into myth. Doon na lang sila maniniwala sa mga myth or mga sabi-sabi, mga fiction, yung mga pamahiin. Naintindihan? No? Huwag kang magwawalis ng gabi. Lalabas ang blessing. Kaya yung asawa ko hindi na nagwawalis ng gabi, nagwa-vacuum na lang. And pero hindi naman yun yung paniniwala niya, no? Talagang masarap lang talaga mag-vacuum. Nag-i-enjoy yan. Araw-araw yung asawa ko nagva-vacuum. Napakasipag. Kaya, I salute. Now, in Paul's first letter kay Timothy, mga kapatid, tignan natin to yung first warning niya kay Timothy sa 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient. Okay? For the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, no, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound doctrine. Lahat po ng ito, mga kapatid. No? Wala pong excuse. So, malinaw na malinaw, yung warning ni Paul kay Timothy, no? Lahat ng ito ay hindi po exempted doon sa sinasabing sound doctrine. No? Later, in 1 Timothy again, chapter 6, Paul warned again, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound doctrine or words of our Lord Jesus Christ,
and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Wala talaga itong alam. Puro kayabangan lang to. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words. Ayan, gusto nito yung mga debate-debate. Yung gusto nito yung pinag-aawayan yung salita. Gusto nito yung merong pinag-aaway. So maraming gustong mangyari to na contradict sa sound doctrine, which is the Bible. No, which produce envy, dissensions, slander, evil suspicions, and constant friction among people are depraved in mind and deprived of the truth. Imagining the godliness is a means of gain. Ito po yung false teacher or compromising teacher. Naintindihan nyo? So, Paul warned Timothy of this. Now, the Lord is warning us today about this. Then, 2 Timothy, no? Ito na yung command ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 1, verse 13 to 14, keep and follow the pattern of sound teaching or doctrine, which you have heard from me, no? In the faith and love which are in Jesus Christ alone. No, guard with greatest care and keep unchanged the treasure, that precious truth. Ano yung treasure? The precious truth, which has been entrusted to you. That is the good news about salvation through personal faith in Christ Jesus. No? Through the help of the Holy Spirit who dwells in us. So a real Christian, mga kapatid, must have the Holy Spirit. The Holy Spirit is dwelling with us today. Do you believe? Wala pong kristyanong, wala pong totoong kristyano na hindi madedescern o hindi malalaman kung ano ang compromising teacher at totoong teacher talaga. Amen? So today, I want to share the three signs of a hardening heart. No, sabi ko kanina, this is not just about the compromising teachers. Yung tekstong binasa natin ay patungkol din, no? Patungkol din doon sa mga listeners sa atin ng mga nakikinig. Malalaman natin that you have a callous heart or a hardened heart, no? Hindi po si hardened, ha? Hardened heart if you have this. Sign number one ay meron ka ng excuses. Excuses from the truth. Doon sa binasa nating teksto kanina, sa verse 3, no? For the time will come, ito yon, the more faithfully Timothy proclaimed God's word, the more faithless some would prove themselves to be. Alam nyo, as pastors, gusto talaga naming ihayag o ibahagi sa inyo yung pinakasagad na katotohanan mula sa Biblia. Kaya nga tayo ay full gospel. Wala kaming gustong i-conceal, no? Ayaw namin na merong kinukonceal about the Bible. We need to expose the truth from the Bible. That's our job. No? And actually, all the leaders din ng simbahan na ito, their job is to expose the truth about the Bible, not to conceal it. No? Wala po tayong karapatan na takpan ang katotohanan. But the thing is, some of the leaders or some of the preachers or teachers is concealing the truth because they have the excuses from the truth. Ayaw nila kasi baka matamaan or baka, alam mo yun, unang-unang sila yung matamaan. No? And yung mga listeners din, ayaw nila nung mga nasasaktan yung ego nila. Ayaw nilang napapahagingan yung kanilang mga ginagawa.
yung tinatago-tago nilang kasalanan, ayaw nilang napapakinggan doon sa preacher. Ang gusto nilang marinig, yung okay lang yung mga vices, wag lang sobra. Alam nyo, meron akong alam na church na ganyan. Kasi meron akong kaibigan na drummer doon sa church na yon. Sabi niya, alam mo bro, sa church, hindi na ganun kahigpit eh. Kasi we believe in God's grace. Wow! This is what you call the hyper-graciousness. Ha? Tingnan niyo ito mabuti ah. Itong kaibigan ko na to, drummer siya ng church, but he compromised to be a drummer of the outside band. So maganda naman, sikat na yung banda nila ngayon, pero wala na siya doon. So ngayon, ito yung nangyari mga kapatid, ano? Sabi niya, okay lang na, sa amin, okay lang manigarilyo na. Okay lang manigarilyo, sabi. Sabi nung pastor namin, okay lang manigarilyo. Hindi ko nasabihin yung church, ha? Okay na lang din mag-inom, wag lang sobra. So, sabi ko, paano mo masasabi yung sobrang paninagarilyo at sakto lang? Can you define? Basta, wag ka lang hingalin. So, ibig sabihin, pag nagyayosi ka, pagkahiningal ka na, tama na. So, okay lang na humitit ka ng mga 5 packs a day. Basta, wag ka lang hingalin. Diyos ko, Lord. Sabi ko, ano ba naman to? And ito pa yung malupit. Ang sabi daw nung pastor nila, alam mo bro, I believe. And our church believed. Hindi ko alam kung totoo to eh. Kung talagang sabi ng simbahan nila to eh. Sabi niya, ang sabi ko kasi, doon sa grupong kasama ko dati, sabi ko, we need to share the gospel. Sabi ko. Before mag-start itong gagawin natin, pag pumunta tayo ibang lugar, sabi ko sa kanila, mag-pray tayo and then we share Jesus Christ. Kasi pagtapos ng game, aalis na yung mga yan eh. So we need to share the Lord sa umpisa pa lang ng game. So sabi nung leader o ng coach, okay, tama naman. Pero biglang sabi nung kaibigan ko, alam mo bro, sa amin, we believe si Jesus Christ, ayaw niya nang na-oversell siya. Ano ibig sabihin nun? Hindi na natin siya kailangan i-share. Hayaan na natin silang makaalam that Jesus Christ is Lord. Kasi God nga siya eh. So ibig sabihin, hindi na siya kailangan i-share. Ha? Sabi ko, grabe. What a kind of compromising teacher it is. Para lang makuha mo yung loob ng tao, hindi mo na i-share si Jesus. Ay, grabe. Sabi ko, okay. So, yung kausap ko na leader of the group, mas naniwala doon. So sabi ko, okay, sige. So that's the time na unti-unti na ako umaalis kasi wala naman na mangyayari. Mas gusto nila yung mag-compromise. Okay. So yun. So, word should be offending. Ito yung tandaan ninyo. Word should be offending. Ma-offend na kayong lahat. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, maligtas ko kayo. Through Jesus Christ. Amen? Word or the truth should offend you. Kailangan kang ma-offend sa katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos is an active and sharper than any two-edged sword. Nakakita na ba kayo ng two-edged sword? Or kahit yung one-edged lang? Kutsilyo lang eh. Sige nga, subukan mong iba to sa tao. Tignan ko lang kung hindi tumusok yan o hindi masaktan yan. Tama, mali. Eh yun pa kayang two-edged sword. Kahit saan mong anggulo ihagis yun, siguradong tatama sa'yo, masakit. Amen? So ang salita ng Diyos, hindi po masarap. Hindi po comforting. Yes, sometimes we feel comfort with the word of God, lalo na pag narinig natin yung God loves you. Yes. Pero po ang Diyos na mapagmahal,
ay pinapagalitan din o pinapalo din yung kanyang mga anak. Tama ba? Sino po dito ang anak? Lahat tayo anak. Sino po dito ang magulang? Kahit yung wala pang anak, magulang na. Oh. 'Di ba tayong mga magulang, do wala pa ako doon sa stage na 'yon, pero minsan sinasabihan ko si Brielle. Brielle, sit down. 'Di ba yung mga magulang, pagka may mali nang ginagawa yung anak, pinapagalitan o sinesermonan? Tanungin ko yung mga anak, masarap bang masermonan? 'Di ba nakakagigil? Ha? Sino po dito ang hindi nang gigigil sa magulang pag sinesermonan siya? Kayo ay dakila. Lahat po tayo naranasan natin ang manggigil sa ating magulang pag sinesermonan tayo eh, no? Pero at the end of the day, pag na-realize natin na tama pala yung tatay ko, tama pala yung nanay ko, marirealize mo, mali talaga ako eh. Mamahalin mo lalo yung magulang mo, tama ba? Kasi, oh, naku, ako di dahil sa iyo, wala ako dito sa position na to. Di ba, yung mga ganyan tayo? So, ganun din po sa Panginoon. Pagka nagsasalita po ang mga pastor, na naiinis kayo kasi, ba yan? Eh, hindi, wala naman akong tinatapakang tao eh. Basta ang malaga, walang tinatapakang tao. Di ba, yan ang mga justification? Tama, that's are the myth eh. Pero pag narinig nyo na mali na yung ginagawa nyo, maiinis na kayo sa pastor, next week, ayoko na marinig yung boses nito. Next week, pag-a-attend ako, kailangan ibang pastor yung magsasalita. Gusto ko yung puro blessing lang pinipreach. Yeah? If we refuse to listen, we will inevitably turn away from the truth and seek of a substitute. Gusto mo yung maghanap ka na ng iba. No? Kaya maraming churchgoers na, alam mo yun, church hoppers, grasshopper Christians. Kasi pag hindi nila nagustuhan yung salita dito, hindi nila nagustuhan yung preaching kasi nasasaktan sila or natatapakan yung kanilang ego, aalis na yan. Maghahanap ng iba. Or makikinig na lang sa online service. Tama? O kung hindi man, pag meron siya nakitang ibang pastor dito na gusto niyang pakinggan, masarap sa ears, no? Doon lang siya makikinig. Tapos minsan hindi aattend kasi gusto nila makinig lang yung gusto nilang pastor. Kasi ang galing nakakatawa. Nakakatawa mag-preach, di ba? Yun lang gusto nilang makita, yung na-entertain sila. Mamaya sabihin natin niya, ano ba entertaining? Sign number 2, exalt. No, gusto nila yung nangingibabaw yung sarili nilang desisyon. No? They do what they want. They do what feels good. They decide to find another form of preaching where they don't have to listen to. No? Dun sa verse 2 sabi, but wanting to have their ears tickled. Yung kinikilig, yung masarap sa tenga, yun ang gusto nila. No? They will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. And mga kapatid, when you are running from the truth, you will seek to be entertained. No? If you are following your own decision, you will seek to be entertained. Malinaw po ba? Gusto mo kasi yung sarili mo lang. Gusto mo nasa satisfy yung flesh mo, not your spirit. You want to satisfy your mind by some lies. You want to satisfy your heart by some comforting words. You want to be entertained. No? Gusto mo yung pag may ginawa kang mali, yung preaching kailangan
sumasang-ayon doon sa nagawa mong mali. Tama? Kaya ang gusto mo laging preaching is about the grace of the Lord. Way. Wow. Alam mo, pag naiintindihan natin how great our God is, at kung gaano kagrabe yung habag at grasya na ibinigay sa atin ng Panginoon, mahihiya kang gumawa ng kasalanan. Kung naiintindihan mo talaga yung tunay na pakahulugan ng grace, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Bakit? Eh kasi naman, alam nyo, sobrang kapal na lang talaga ng mukha ng tao eh. Pag naintindihan niya talaga kung gaano katindi yung ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. He gave His only begotten Son, Jesus, just for us to have an eternal life. We are destined to die eternally. But because of the grace of God and the love of God to man, He gave His Son, Jesus Christ. That's the grace, no? Hindi po yung, okay, grace, bayad naman na lahat ng Panginoon, lahat ng kasalanan ko eh. Mula una hanggang dulo, hanggang mamatay ako, alam ko, binayaran na ng Panginoon ang kasalanan ko, kaya okay lang magkasala. That's a compromising word. Naintindihan nyo? Kung gusto mo lang ma-entertain, this is not the right place for you, mga kapatid. Kung gusto mo ma-entertain, maybe you can go somewhere, yung, alam mo yun, yung may, yung ifi-feed, yung gusto mo lang. No? Yung bobolahin ka lang. Hindi po ito yung tamang lugar doon. No? Now, gusto mo entertaining, ito ka. Church goer. So ano yung mga church goers craving? Ano ba yung mga craving ng church goers? Ito yung gusto nila. Make me happy. Gusto ko yung masaya lang. Ayoko nung mga maaksyon na salita. Masasakit na salita. Ayoko yan. Gusto ko yung masaya lang. No? Gusto ko yung mga preaching, yung meet my needs. Gusto ko yung preaching, yung God will provide. Gusto ko yan lang. Ayoko nung mga correcting words. Ayoko yan. Gusto ko yung mga preaching, how to be successful. Eh di dapat dun sila kay Chinkitan, di ba? Yun talaga. So ano yung motivational speaker yan? Ang galing maging magsalita nun. Gusto nila yung hindi pinag-uusapan yung kasalanan. Pag pinag-uusapan yung kasalanan, ayoko na, magsa-cellphone na ako, tingin ako ng mga, ano, na manonood na ako ng mga reels sa Facebook. Kasi kasalanan na yan eh, pinag-uusapan eh, ayoko niyan. Gusto ko yung short preaching lang. Gusto ko more on praise and worship. Gusto ko yung tugtugan. Ayoko ng mga mahabang preaching. Gusto ko yung mga self-seeking words. Gusto ko yung ako lang. Gusto ko tungkol sa akin. Gusto ko yung happy religion lang. Yan. Yan po ang mga churchgoers. No? Pag isa ka po dito, pag meron ka nito na characteristic or perception, mga kapatid, ngayon pa lang, you correct yourself. Sinasabi ko na po sa inyo, huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. No? Wala pong aksidente, mga kapatid. I mean, there's no such thing as coincidence na nandito kayo ngayon and you're hearing this gospel. Naririnig nyo to ngayon kasi para sa inyo to. Para sa atin to. Amen? Amen po ba? Ayan. Seek for other preachers. Yan. Ito yung mga ano ha, yung mga gusto lang na entertain. Yan yung itong gagawin nila, maghanap sila ng ibang preacher. No? Alam nyo, Ezekiel was a captivating speaker. No? Ito si Ezekiel, ano to eh, yung pag nagsalita to,
talagang matindi laman. Kaya gusto siyang pinapakinggan ng tao. Pero nung dumating na sa point na nasasaktan na yung mga tao sa sinasabi niya dahil lang patungkol na ito sa pagbabago, no? Yung mga tao totally rejected Ezekiel. At naganap na lang sila ng iba. Hello, no? If you experience this, repent. No? Pagka naisip mo na to, dati, parang gusto mo na maganap na ibang preacher kasi masyadong puro tungkol sa pagbabago tong tinuturo ng aming pastor eh. Masyadong tungkol lagi sa renew your mind, no? Renew the right spirit within me. Parang laging ganun yung tinuturo. Eh, andito na nga ako, nagsisimba na nga ako, ba't kailangan pa ng changes? Eh, sabi nga, doon sa una ko narinig, grace is sufficient for us. So, sapat na po yung grace, no? Eh, ba't kailangan pa ng, ano, ng action? Faith without action is dead. So, kung narinig mo lang that grace is sufficient for us, ay actually, mga kapatid, grace is not actually efficient for anyone. Yes, it is sufficient but not actually efficient sa lahat. No? Kulang pa talaga yung grace. Kasi yung ibang tao, to cease to believe, yung ibang tao, ang gusto nila, instant. No, maraming taong ganyan. Instant noodles, gusto nila. Instant food, maraming may gusto niyan. Instant salvation, yan ang gusto. Ayaw nila na nag-i-effort pa sila sa buhay. Kasi ang katwiran nila, ang dami ko nang iniisip eh. Nagtatrabaho ako. Magpa-provide pa ako sa pamilya ko. No, eh, yung trabaho ko, compromising eh. Diba? So, anong gagawin ko? So, doon na lang ako sa grace. Again, if you know the grace, but without action, it is dead. Hindi po sapat na alam mo lang that there is grace. You need to live in that grace, which is the Lord Jesus Christ. Sign number 3. Ito na, ano? Pagka lahat ng yun, no? Pagka ikaw ay naging callous heart na, mga kapatid, ayaw mo nang nakikinig sa mga sound doctrine, no? Ayaw mo na yan. And actually, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng sound doctrine? It is a healthy word. Bakit? Kasi ito ay galing sa Biblia. Sound doctrine. Pag ayaw mo nang marinig yung mga salita na galing sa Biblia, embrace, you will embrace the myth. Okay? Nung sa verse 4, ang sabi, it and will turn aside to myth. Alam nyo, ang Panginoon na mismo magpapaalis sa inyo. Hahayaan na lang din ang Panginoon na magkaroon kayo ng callous heart kasi you don't want to hear and listen to the truth. Ayaw mo na marinig yung katotohanan eh. Pagka sinabi ng pastor, wag kang mangangalon niya. Hindi naman po pastor mismo nagsabi noon eh. No? Galing lang po sa Biblia 'yon. Alam niyo ang mga pastor at mga preacher, hindi lang naman po nagsasalita ng own interest. Ang nagsasalita ng own interest ay ang mga compromising teacher. Because they don't want to offend someone kasi ayaw nilang maubusan ng miyembro. Hello? Well, alam nyo, sa langit, wala pong lugar doon yung mga mahilig mag-justify at yung mga compromising Christian. Kasi sa langit po, mga kapatid, sobrang pure. No? Though hindi pa ako nakakapunta doon, no? Pero yun po ang sinasabi sa Biblia eh.
Ano bang gagawin natin sa langit? Wala tayong gagawin, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Panginoon. Eh paano kung ikaw eh medyo, alam nyo na, medyo manyak, tapos nakakita ka ng magandang babae sa langit, no? Nagkasala ka, hindi patapon ka agad sa, wala ka pang 2 hours sa langit, wala ka na, hell ka na agad. So hindi po pwede mangyari yon dahil ang makakapunta dito sa langit ay hindi na pwedeng pumunta dyan. Doon sa impyerno, ang nasa impyerno ay hindi na pwedeng pumunta sa langit. So ibig sabihin, pagka hindi ka pa pure sa Panginoon, wala kang puwang sa langit. Tama ba? Kasi hindi, wala eh. Pag andun ka na, wala nang atrasan yon. Wala nang bawian yon. So hindi mo pwedeng andun ka, pero sobrang dumi ng isip mo. Matutulad lang tayo kay Lucifer. Amen? O, halimbawa, o, nasa langit tayo. Ito, mga kapatid, ano lang to ha? Hindi to totoo mangyayari. Isipin mo na lang. Bibigay lang ako example, nasa langit tayo. Alam ko, napatawad ko na yung nagkasala sa akin. Eh, nakita kami sa langit, kumulo na naman dugo ko. di, paano nga gagawin? Wala pong disciplinary action sa langit. No? Ayon sa Biblia, lahat ng mapupunta sa langit, mga kapatid, ay puro. We are trying hard to change our ways. Walang problema, mga kapatid, if you are trying your best. If you are doing your very best to change the way you think, to change the way you live, no? Huwag kang mag-alala. Because the Holy Spirit is with you to help you, to remind you. Intindihan nyo? Pastor, parang hirap naman yan. Kasi ngayon, ang isip ko lang, gusto kong mapabuti yung buhay ko bilang isang tao. No? Gusto kong mabigay yung the best para sa pamilya ko. Ang hirap naman makita yung anak ko nagugutom. So ang gusto kong marinig, kung paano ko pagpapalain ng Diyos, walang problema kapatid kung gusto mong marinig yan. Di ba lahat naman tayo gusto ng blessing? Amen? But before the blessing, you need to do something. Before the outpouring of the blessing, yung financial breakthrough na sinasabi, kailangan mo munang kumilos bilang isang Kristiyano. Ayan po ang ayaw ng ibang Kristiyano. Ayan po ang ayaw ng ibang tao. Ayaw nila nung may pagkilos, gusto nila puro blessing ng blessing. Amen? Today, tatanayin ko kayo, gusto nyo ba yung may correction? Alam nyo, wala pong hangganan yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na ang tao ay mahina. That's why we need to hear and hear and hear and hear the gospel of God. We need to hear and hear the word of God para yung faith natin ay mabuo at maging solido. No, kaya nga meron tayong tinatawag na maturity. Kaya nga po may salitang maturity dahil kung walang maturity, edi dapat lahat puro umpisa at udulo na lang. Kaya nga meron tayong makikita sa simbahan, uy, grabe yung maturity nitong taong to. Grabe itong Kristiyanong to, sobrang matured na. Tama po ba? So, let us avoid the compromising teachers and build ourselves. Now, how are we going to avoid being itchy? Kanina, di ba, gusto natin yung itchy, itchy ears. How are we going to avoid? Now, this is our conclusion. Huh? Listening to the truth requires knowing the truth. Amen? John chapter 14, verse 6, sabi, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ answered, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. So all genuine Christians, mga kapatid, ay merong banal na espiritu. The Holy Spirit of truth, love, the truth. Therefore, those he indwells
love truth too. So keep learning the truth. Huwag tayong maging callous heart. Iwasan natin yung mga compromising teachers. Iwasan din natin yung mga compromising Christians. Kung ayaw nila magpo-correct, iwasan nyo sila. Huwag natin silang pabayaan. Let us correct them. Pero pag ayaw na nila, hayaan nyo na sila. Yun naman ang sabi ng Biblia. Yun naman ang sabi dito sa teksto na pinag-aralan natin ngayon. John 8:32, you will know the truth regarding salvation. Amplified version po ito. And the truth will set you free from the plenty of sin. The truth will set you free from sin. Amen? And you will know the truth, which is Jesus Christ is our only salvation. And this truth will set you free from sin. There's no need to compromise the words. No, hindi na po natin kailangan ng mga comforting lies. Because the truth will set you free. Sino po ditong makulong lang sa kasalanan? Sino po ditong gustong makulong lang sa kasalanan? Wala. If you want to be free, lagi nating piliin yung katotohanan. And, huwag kayong mag-alala, sabi ko nga kanina, at sabi sa Biblia, we have the Spirit of God. The same power that conquers the grave lives in us. So malalaman natin kung itong teacher ba nito ay compromising or not because we have the Holy Spirit. And you will know that you are you have the itchy ears and you are a compromising Christian pag ayaw mo nang marinig yung katotohanan. Ang katotohanan ay masakit. But we need to accept it. Ang katotohanan ay masakit pero punong-puno ng buhay. Amen? Kung tayo po ay may natutunan, maaari po bang tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin.